Taong 2017 nang mangyari ang isang bakbakang kumulantang hindi lang sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo. Bakbakang kumitil sa maraming buhay at pangarap. Bakbakang hindi lang bala sa bala, kundi labanan mismo ng paniniwala at ideolohiya. Ang pinakamatagal na gyera sa kasaysayan sa pagitan ng sandatahang lakas ng Pilipinas laban sa mga teroristang grupo. At ang gyerang nagwasak sa kabisera ng Lanao del Sur, ang Marawi City. At sa halos 6 na taon makalipas ang sigalot, tuluyan na kayang nakalaya ang Pilipinas at mga Maranao sa Marawi sa tanikalang dulot ng mga teroristang ISIS. Sa kalagitnaan noon ng gyera sa Marawi noong 2017, napas lang ng sandatahang lakas ang mga pangunahing leader ng Dawlah Islamiya, maute ISIS-inspired terrorist group na sina Isnilon Hapilon at ang magkapatid na Abdullah at Omar Maute. Dahil dito, nabawi sa kanilang mga kamay ang Marawi City at nagbunga ng unti-unting pagkalagas ng kanilang mga paksyon. Matapos ang Marawi Siege, may mga haka-hakang nakakulimbat ng umaabot sa $38 million o mahigit 2 bilyong piso ang mga natitirang miyembro ng DI Maute sa pangunguna ng kanilang bagong leader na si Abu Dar. Ito'y galing umano sa mga perang kanilang nakuha sa kanilang pag-atake sa Marawi at mga donations mula sa iba't ibang bansa, bagay na kanilang gagamitin sa recruitment at pagbuo muli ng kanilang puwersa. Ngunit ang mga ulat na ito ay mariing pinabulaanan ng kampo ng mga sundalo na siyang nakatutok sa paglansag sa mga teroristang grupo. Walang nadala doon. Ay, hindi ako naniniwala. Kasi very intense yung during the Marawi siege. Okay. Kung may 38 million, okay, dapat malakas sila. Terrorist groups or any other criminal groups, they survive on money. So if they don't have money, then they cannot operate. They cannot recruit new members, they cannot buy firearms and ammunition. So it's really very bothering if it's true. Taong 2019 ang napatay si Abu Dar sa isang engkwentro laban sa mga sundalo sa Tuburan, Lanao del Norte. Sa pagkamatay ni Abu Dar, agad na napalitan ng panibagong emir ang DI Maute sa buong Timog Silangang Asya na pinangalan ng si Faharuddin Haji Benito Satar o mas kilala bilang Abu Zakaria. The army finally caught up with them in 2018, late 2018, and Abu Dar was killed. And from 50, their number went down to about 20. Okay. 20. And that's when Abu Zakaria took over the leadership of the DI Maute. Sa pagkakaupo bilang leader ni Abu Zakaria, napaulat na muli nitong pinalakas ang presensya ng DI Maute sa Lanao del Sur. Marso noong nakarang taon nang mamanmanan ito ng mga sundalo sa bayan ng Maging dahilan upang maglunsad ang hukbo ng isang malakiang decisive operation laban sa kanila. When he took over the leadership of the DI Maute group, he was actually avoiding confrontation with the government forces. His actions were more focused on recruitment. His location was pointed in Maging, and there was an army encounter with the 103rd Brigade, and some of his members were killed. Tatlong sub-leaders ang nalagas noon sa kanilang puwersa. Kabilang na rito ang tinukoy ng AFP na isang bomb expert na mula pa sa Maguindanao. Nasamsam din noon ang iba't ibang matataas na kalibre ng armas, mga pampasabog, mga bala at mga bandila ng ISIS na pinaniniwalaang gagamitin nila sa kanilang mga pag-atake. Ito si Zakaria, pumalit na lang after Abu Dar was neutralized in 2019. Ano lang siya, fighter. No, unlike kay Dar noon, medyo ano to si Dar,
marami siyang kaalaman. Okay. Okay. So, nung ma-neutralize si Dar, wala silang mapagpilian but Zakaria being a fighter. They, we had the first major engagement with them during the time of General Cuerpo. Okay. Kung maano mo doon sa Maging. Yes. Doon sila nalagasan. Bunsod ng operasyon, tila lalo pang lumiit ang mundong ginagalawan ni Abu Zakaria. Napag-alaman ng mga sundalo na matapos ang madugong Maging encounter, lumipat ang mga ito sa mga kabundukan ng bayan ng Marugong at Butig. At the start of the year, we already put in several battalions to go after this DI. Hanggang sa ma-isolate namin sila doon sa Marugong. And doon na nag-start yung several engagements, skirmishes, and we were able to inflict several casualties. When I took over command of this brigade in late January, we started running after them in by mid-February. And there was no let-up in the operation. We never stopped the operation. Pebrero nitong taon, nang tambangan ng mga pinagsuspetsahang miyembro ng DI Maute Group ang mga sundalo ng Marine Battalion Landing Team 2 sa bayan ng Marugong. Isang sarhento ang nasawi habang tatlong kasamahan nito ang sugatan. Batay sa investigasyon, pabalik na sana noon sa kanilang kampo ang mga sundalo nang bigla silang harangin at sabay-sabay na pinaputukan ng hindi bababa sa 10 miyembro ng DI Maute. Our operation continued and realizing that and the number at that time were around high 50s, their number. He decided to split this group into 5 by May. That's when we figured in an encounter in Marugong. May 27, isang malaking balita ang bumulaga sa kampo ni Abu Zakaria. 4 sa kanyang mga batang kasamahan ang kumambyo at nahikayat ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na tukoy na 2 sa mga ito ang 18 anyos, isa ang 16 anyos, habang ang pinakabata isang 14 anyos. At dahil sa nangyaring ito, nagkaroon ng pagbabanta ang kampo nila Abu Zakaria na papasabugin ang buong bayan ng Marugong. Takbir! Halaw Akbar! Takbir! Halaw Akbar! Nauwi ito sa takot at pangamba ng mga residente ng lugar. Nagsilikas ang nasa 4,000 residente ng bayan at isinailalim sa high alert status ang buong lugar. Isa ang unit ni na Lieutenant Colonel Boysen Gawiden ng 3rd Infantry Scout Ranger Battalion sa mga naatasan sa mga operasyong sangkot ang grupo ni Abu Zakaria. Ayon sa kanya, matindi ang mga naging preparasyon ng buong puwersa ng kasundaluhan upang maikasa ang isang malaking pagtugi sa mga natitirang miyembro ng Dawlah Islamiya. Campaign kasi ito mahaba siya na, ano, na operation. Sinundan-sundan namin sila. Initially, sa bundok muna, dun sa Marugong side and Butig side. May 31, 4 na araw matapos magbitiw ng banta ang kampo ni Abu Zakaria sa bayan ng Marugong, 2 magkahiwalay na engkwentro ang naganap sa 2 liblib na lugar ng bayan. 4 na sub-leaders ng Dawlah Islamiya ang patay, habang isa sa panig ng mga sundalo ang nasawi sa gitna ng bakbakan. Nasamsam sa pinangyarihan ang matataas na kalibre ng baril, mga granada, IEDs at iba pang mahahalagang gamit ng teroristang grupo. They're planning to bomb Marugong. So, yun, hindi natin papayagan na mangyari. So, luckily, nakuha natin yung mga IEDs nila. So, na-preempt yun. Makalipas ang engkwentro, unti-unting humupa ang takot sa buong bayan ng Marugong. Nakabalik na rin ang mga residenteng lumikas dahil sa panganib na dala ng Dawlah Islamiya. Naging mas maliit naman sa butas ng Karayom ang mga lugar na paglulunggaan ni Abu Zakaria at ng kanyang mga kasamahan.
at napabalitang nakarating na sa mga mismong syudad ng Marawi ang emir ng teroristang grupo. Because of the series of encounters in the mountains of Marugong, Abu Zakaria and his very close associate Mursi decided to hide here in Marawi, thinking that he can hide under our noses. Some civilians reported to us their presence here in Marawi. We decided to conduct the joint law enforcement operation with the Philippine National Police to serve a warrant of arrest against him and his close associate, Abu Mursi. We planned it in such a way that there will be no collateral damage. Madaling araw ng June 14, taong kasalukuyan, nang magsagawa ng warrant of arrest ang joint AFP-PNP unit sa barangay Bangon sa Marawi City upang mahuli ang emir ng ISIS-inspired DI Maute terrorist group na si Faharuddin Haji Benito Satar, mas kilala bilang Abu Zakaria, at kanyang finance and logistics officer na si Johari Sandab alias Abu Mursid. Ang sanay mapayapang pagkakahuli kay Zakaria, nauwi sa isang inkwentro matapos itong manlaban sa mga otoridad. Maririnig sa bidyong ito na kuha sa katabing pinangyarihang lugar ang malalakas at sunod-sunod na palitan ng bala mula sa magkabilang panig. Priority namin is may labas talaga lahat ng ano, lahat ng innocent civilians. At kung hindi lalabas yung target, tsaka kami papasok. Ganun yung ano. Ganun yung nangyari, hindi sila ano eh. Hindi sila lumabas. Bagkus ay lumabas. Ayon sa ulat, hinagisan pa umano ni Abu Zakaria ang pinagsanib na puwersa ng sundalo at pulis ng 60mm mortar at dalawang hand grenade sa loob ng 10 minutong bakbakan. At di kalaunay, tumambad na lang sa mga otoridad ang walang buhay na katawan ng ISIS leader na si Abu Zakaria. Nagtamo ito ng tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan at ulo. Sa follow-up operation kinaumagahan sa parehong lugar, napag-alamang nasawi rin sa operasyon ang kanyang sub-leader na si Abu Mursid. Umabot kami ng I think more than 1 hour or kulang-kulang 2 hours. It's because ano nga, kailangan nating i-secure, kailangan nating i-protect yung mga ano, yung mga kasama doon sa loob ng mga civilians. Hindi po pwedeng ma-sacrifice sila. Kaya medyo tumagal. Ayon sa AFP, malaking dagok sa mga natitira pang miyembro ng DI Maute ang pagkamatay ni Abu Zakaria. Lalo na napatunayan lang na wala ng lugar ang mga teroristang grupong ito sa siyudad ng Marawi. Sa kadahilan ng mulat na ang mga residente rito na ayaw nang muling maulit ang bangungot na kanilang naranasan noong Marawi Siege. We are not surprised that civilians really hate them. And that's why there's no need for us to convince the civilians to tell us whenever you know terrorist groups or terrorist personalities are in Marawi. So that means that Marawi is no longer a safe place for terrorists. Dagdag pa ng mga sundalo, wala rin sila ngayong nakikitang posibleng pumalit na bagong emir ng DI Maute sa lugar dahil na rin sa mga nagdaang serye ng engkwentro kung saan namatay ang kanilang mga sub-leaders. Pangunahin na nga rito ang susunod na pinakamataas kay Abu Zakaria na si Abu Mursid. He's the emir for logistics and finance. So possible na papalit sana kung diretso na neutralize. Because of the neutralization of Zakaria, I think there were more or less 40 dati, 40 to 50. Some of them umuwi na, no? And right now we have reports that talagang they're on the loose, walang nagma-manage sa kanila. We have efforts na to reach out to them na we are willing to help and go back to their normal lives. Matagumpay mang nagapi ng mga sundalo ang kanilang kalabang matagal na nilang pinagtutuunan ng pansin. Hindi naman ito ang resultang kanilang inaasahan kung saan may buhay na nawala dahil lamang sa baluktot na paniniwala. Ayan natin ang violence. But may violence kasi, we have to meet
them with violence din to preserve the peace. Ganun naman palagi, kung meron mang ayaw ng gera, number one kami. Kung di lang sana siya lumaban, boy, sana siya tanggap na niya na it's his hand. Kaya lumaban. We don't see na ang solution talaga is yung patayan. Usually, itong sinasabi ng mga terrorists, ay meron namang mga paninindigan din. Meron silang mga sentimento, meron silang mga Sa tagal ng panahong nangibabaw ang bagsik ng terorismo sa buong Lanao del Sur, tila nakalasap muli ng panibagong pag-asa ang mga Moro na makalaya mula sa kadena ng digmaan. Ngunit paano at saan nga ba nag-ugat ang ganitong karahasan? Dahil nga ba sa maling ideolohiya o personal lamang na interes para sa kapangyarihan? Bakit may mga batang nadadawit sa mararahas na gawain? Ito ba ang tama sa kanilang paningin? O nagkulang lang sa pag-unawa ang mga namumuno sa bansa sa kanilang mithiing maging pantay ang turing para sa kanilang inaasam na pagkakaisa at kalayaan? Magandang gabi, Pilipinas!